dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay para sa mga taong nagmamahal sa atin. Ngunit, paano kung ang taong nagmamahal sa iyo ay maglalaho? Paano kang babangon at lalaban sa pagsubok na ibinibigay sa iyo ng mundo? Kung ang tanging dahilan ng pagkising mo ay mawawala at maglalaho. At ang tanging naiwan na lang ay ang alaalang nakaukit sa puso at isipan mo. Ang kaligayahan ko ba ay nakasalalay pa rin sa ibang tao? May dadating pa bang magmamahal at magbibigay liwanag sa madilim kong mundo? Ako si Lester at ito ang aking kwento. Ma! Nandito na po ako. Nandito na po yung pinag-aapon yung anak. Teka lang po ah. Magkain na po ng pagkain natin. Mag-bis lang po ako. Ma, kain na po kami. Ang swerte ko dahil ibinigay ka sa akin ng Diyos. Kung nabubuhay lang sana ang iyong ina, napakaswerte niya.
at nagkaroon siya ng anak na katulad mo. Kaya hindi ako nagsisisi kung bakit mas pinili ko ang ganitong buhay na makasama ka. At hindi ako nagsisising samahan ka sa kabila ng impyernong buhay kasama ang iyong ama. Init mo! Haba ng pila doon. Mahalaga, andito na yung paligo mo, oh. Sana sinabi mo yung pangalan ko sa mga nag-iigib doon nang baka sakaling pinauna ka! Ang dami mong dada! Ma! Ma! Andito na po ako. Maaga po ako naka-uwi ngayon. Buting... Maaga ka ngayon. Halika na. Po pala may konti akong kinita. Totoo. Halika na. Itabi mo muna yan at mahalaga kumain ka na. Totoo. Oh, Arthur, kumain ka na muna. Wala ka na bang ipapaulam sa akin na bago? Puro ganito na lang ba ipapakain mo sa akin? Ano to? Parang kaning baboy, oh! Pasensya ka na, Arthur. Wala ako kinikita ngayon, eh. Saka, pagtsagaan mo muna kung anong andyan sa lamesa mo. Saka, tignan mo! Di bali sana kung may inaabot kang pera. Nising ko, wala. Ano ka mo? Sumasagot ka pa? Minyeta ka, ha? Sumasagot ka pa? Ha? Sumasagot ka pa? Sabihin ka na, ilang kinayaran ko ngayon. Di bari sana ako nagbibigay ka ng ulam. Magbabay ng ulam kaso ni Singko wala. Sana hindi ka sumasagot, sana hindi nagkaganyan yung nangyari sa'yo, di ba? At saka responsibilidad mong alagaan kami ng dalawang anak ko. Diba? Mawalan po ba kayo? Uminom muna po kayo ng tubig. Kumakain lang pa kayo sinasaktan ni tatay. Bakit po kayo pumapayag ng ganyanin kayo? Kaya naman po natin buhayin sarili natin. Ba't po nagtataga tayo dito? Malaki ang utang na loob sa nanay mo. Nandito ako para tuparin yung pangako ko sa inyo. Nandito ako para alagaan kayo ng tatay mo. Yun ang pangako ko sa nanay mo. Lagi mong tatandaan. Huwag na huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Balang araw, may isip din ang tatay mo kung bakit nang kakaganito ang buhay niya. Lagi mong tatandaan. Oh, bakit hindi ka na naman pumasok sa ilang sabit natin kanina? Ni hindi ka malang din nagsabi sa akin. Yayaan pa man din sana kita magmerienda, pero walang may alam kung saan ka nagpunta.
tanggapin mo na. Huwag ka mag-alala. Hindi libre yan. Kapag nagkapera ka na, saka mo na ako bayaran. Pero may tubo na yan, ha? Salamat, ha? Maraming salamat. Marami na rin akong utang sa'yo. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan. Huwag ka mag-alala. Pera lang yan. Ang mahalaga, gumaling yung nanay mo. Kaya tanggapin mo na. Huwag ka mahiya. At saka alam ko naman din balang araw na makakabayad ka naman sa akin, di ba? Salamat, Nick. Wala yun. O sige na, tapusin mo ng pagkain yung nanay mo. May dala rin akong pagkain sa labas. Hintayin kita. Hoy, huwag ka nang mangarap. At sigurado naman akong wala kang pag-asang makapasok sa bagay na yun. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pag-aaral at sayang lang ang oras mo dito sa eskwelahan. Ha? So ano, ahayaan mo na lang yung kupal na yun pagsalitaan ka ng gano'n. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Kung ako sa'yo, magsasalita pa lang siya, sapukin mo na. Masyado ka kasing mabait. O siya, tara na. Mag-umpisa ng klase, malilate na tayo. Baka magkaroon ka pa ng problema about that. Iyak mo lang. Hindi ang kabawasan sa pagiging lalaki mo. Labas mo lang ang galit mo sa mundo. Okay lang na minsan, pakita mong hindi ka okay. Okay lang na minsan, pakita mong mahina ka. Hindi yung kabawasan sa pagiging lalaki mo. At alam mo, yung mga taong yun, sila yung magiging kalakasan mo. Hanggang nandito ako, hanggang kaibigan mo ako, hindi ko ipaparamdam sa'yo na nag-iisa ka. Problema mo, problema ko, yan ang tatandaan mo. Pero sa pagkakataong to, ikaw yung taong piligta ko tinatayo sa panahong lumpong nagkwapan. Kaya salamat, Mix. Salamat. Ay, siyempre, maaga ka yun. Kailangan maganda ka, fresh. Ay, naku. Hoy Mix! Alika nga dito! Alika, mapag-usapan tayong maaga pa naman, mamaya ka na pumasok. Oo. Bakit? Gutom ka na naman ba? Hindi naman, Mars. Ikaw naman. Oo, ikaw.
Ang aga-aga yung mukha mo, lukot na lukot ha. Oo nga. May problema ka ba? Eh kasi... Sino yan? Si Lester. Ha? Si Lester. Bakit si Lester? Anong problema niyo ni Lester? Si Lester ang lagi mong iniisip. Mukhang may problema ka ni Lester ah. May tutulong ba ako? Hindi, wala naman. Wala naman kami problema. Okay kami. Eh, anong problema? Eh, kasi kanina, di ba, maaga nga akong pumasok. Tapos... Ganito. Tapos ayun, nandatlan ko siya kanina sa room. Sa room. Tapos nakita ko, kausap niya si Sir Mike. Tapos narinig ko na sinabi niya. Eh, hindi na daw siya papasok. Tapos itutuloy niya na lang daw next year yung pag-aaral niya. Kaya ayun. Hoy, Mix! Mix! Nangyayari namang lalaki to, ho. Sa tumakbo, Mars. Ewan ko pa. Siya na lang yung nag-iisa kong pamilya. Sa kanya na lang ako umuugot ng lakas sa mga oras na to para magpatuloy. Kailangan ni nanay ng makakasama. Lalo't na lumalala na yung sakit ni nanay. Kaya kailangan kong tumigil para mas maalagaan ko siya. Hindi ko alam kung paano pa ako mas makakatulong sa'yo. Pero sana... Huwag kang makakalimot na nandito lang kaming mga kaibigan mo para sa'yo. Pero alam mo, sayang. Sayang din yung panahon kung may magagawa lang ako para mas matulungan ka. Marami na akong utang sa'yo, Mix. Marami ka na din bagay na nagawa para sa'kin. At hindi ko na alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Pero sa ngayon, hindi ang malaga lang naman sa akin, eh, mapabuti ang kalagayan ni nanay. Alam mo, hindi naman ako naniningil eh. At saka yung mga bagay na binigay ko sa'yo, bukal yun sa loob ko. Hindi man ako naghihintay ng ibang kabalit. At saka, kaibigan mo ako, di ba? Kaya normal lang na magtulungan tayo. Sa ngayon, hindi ko mamabago ang isip mo para magbalik eskwelahan. Pero sana hindi ka makakalimot na nandito lang kaming mga kaibigan mo para sa'yo. Salamat, Mix, ha? Salamat. Bukod dito sa pagkanta at pagbabakasakali mo dito sa simbahan, anong plano mo? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Bahala na. Maghanap ng ibang pagkakakitaan o maghanap ng ibang paraan. Oh, hindi naman ako papasok ngayon. Late na rin ako eh. Tara, sumama ako magberienda. Huwag kang magalala.